Hi! Welcome to Coffee, Tea, or Hershey! Kamusta po kayong lahat? Naku, na-miss nyo po ba ako? Charot! Na-miss ko kayong lahat, in fair. Sobra, sincerely, na-miss ko kayong lahat. Kakwentuhan, kachikahan. Siyempre, through your feedbacks, your comments, parang nagkakwentuhan na din tayo. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, gawin nyo ang Coffee, Tea, or Hershey, ang inyong coffee shop tambayan, na kung saan tayo ay parang mga magkakapamilya, magkakapatid, magkakapuso, magkakabarkada, magkakumare, kumpare, na nagkukwentuhan, nagpapalitan ng kuro-kuro ng opinyon, hindi para manira ng kapwa. Okay, for today's episode, gusto ko ulit bigyan daan ang boses ng mga fans regarding dito sa nalalapit na pelikula ni Alden Richards at ni Catherine Bernardo, kung saan meron nang nagbansag na hashtag Cat Den. Ayan. So, gusto kong bigyan ng pagkakataon na mabasa lahat ng comments ng mga viewers at subscribers ng Coffee, Tea, or Hershey, kasi importante yan na malaman ng mga tao, lalong-lalo na ng mga kinauukulan. Charot, sana marinig nila at mapanood nila kung anong mga opinion natin. Correct? So, bago ang lahat, syempre, hindi mawawala ang pagbati dahil special kayong lahat sa akin at kayo ay aking mga talagang tinuturing na aking mga love, mga family. Siyempre, babasahin ko muna lahat ng mga pangalan ninyo. Kung hindi ko po mababanggit ang mga names nyo dito, sorry, promise sa next video ko, mag-comment lang kayo at babanggitin ko yung names nyo. At ilagay nyo rin kung saan po kayo para banggitin ko rin yung lugar nyo. Para malaman ng mga tao na we are worldwide, hindi lang Pilipinas, hindi lang Asia, correct? So, hello kay Marie Chavez, kay Porn Baby V, kay Joy Zazon, hello Joy, kay Amelia Robles, kay Princess Sariragia, kay Rowena Capacite, kay Estrella Buhay Ko, kay Lovely Grace Johnson, kay M. Nasis, kay Cezel, kay Ritz Cortez, kay Rose Olar, kay Nemia Santos, kay Marilyn Orias Junorias, kay Maine Madrideo, kay Miss Mengay, kay Chad Ong, kay June Jabinar, kay Nestor Parcon Polo, kay Dejabu Ost, I think Ost is Australia. Kay Liza, hello Liza de Guzman, kay Mercy Tanami, kay Buena Frost, kay Vilma Molina ng Hong Kong, kay Emmy Jose, kay Ma'am Chodora Mildred, kay Dora Santos ng Canada, kay RD Torres, I think RD is from the Middle East, kay Yaya Dab, kay Romel Padilla, kay Edisa Dablo, kay Ann Velasco, kay Rage Elixir, kay Alde Tolentino, Jane Palacio, Elizabeth Ocampo, kay Nida Berane. Ayan, hello. Magandang araw kung saan man kayo parte ng mundo. Hello sa inyong lahat. Ayan, so ngayon babasahin ko po isa-isa. Hindi ko mababasa lahat-lahat ha. Pinili ko lang yung mga babasahin ko sa inyong mga reaction regarding sa movie ni Cat Den, Cat Niel at ni Alden. Sabi ni Marie Chavez, unahin natin si Marie. Sabi niya, merong niluluto na movie kay Maricel at Mengay. Gusto ni Eric Kizon, gusto niya si Mengay ang bagay na anak ni Maricel. Mas excited ako doon. Tingin ko walang chemistry silang dalawa. So, pinapertain niya to kay Cat Den. Yan. Sabi naman ni Porn Baby V, I think Maine will have a movie with Bong Revilla. Big guess, sabi niya. Sabi naman ni Joy Zazon, hello Miss Hershey, thanks so much for this ever so new news. I'm a silent Aldab fan from afar, and I guess I've already told you that not so long ago, since I'm your avid subscriber since the time I've watched your videos featuring about Aldab. Anyways, I guess this Catherine Alden soon to be movie is something like we have to watch for, and I get so excited how these two work together since I also watch some movies and teleserye of Catherine. I guess this is so something we should look forward to. Ayan, sabi ni Joy Zazon. Sabi naman ni Amelia Robles, mas excited ako kay Mengay. Sana may movie rin siya.
100% manonood kami tulad ng Jack and Popoy. Main forever. Mas bagay Daniel and Main for sure. Lakas ng chemistry nilang dalawa. Manonood kami kung meron silang movie. Yan. Sabi naman ni Princess Sariragia, congrats for 5,000 subscribers. Thank you, Princess. Sabi rin ni Rowena Galing Capacite, congrats Coffee Tea or Hershey. Thank you, Rowena. Sabi din ni Australia Buhay Ko, congrats sa 5,000, ma'am. Road to 10,000. Yehey, kaway-kaway sa ating lahat. Thank you, Australia. Ayan, sana nga po tulungan nyo kung makaabot sa 10,000 subscribers. Sabi naman ni Lovely Grace Johnson, boycott kung boycott. Warfreak kung warfreak, bahala kayo, sabi niya. Sabi naman ni M, Nasis, wow, support ko ito. I love Maine, also Alden. Syempre, even though wala silang magiging movie, sino man i-partner sa kanilang dalawa, okay lang. May question lang din is, pwede pala pagsamahin sa movie ang 2 at 7, pero ang Aldab hindi mapagsama sa movie. Ha ha ha, wag na nga ako, bitter. May point naman si M dyan. Sabi naman ulit ni Lovely Grace Johnson, no support. Boycott yan, kasi yan gusto nila buwagin Aldab at sirain pa si Maine. Ako, nasa si Lovely Grace, nagwawala. Sabi rin niya, Maine and Cian Lim daw bagay. Sabi rin ni Lovely Johnson, Maine and Gerald Anderson. Ako, nakakaloka, Gerald Anderson. Sabi naman ni Cezel, well done. Mas maganda talaga ang ganito, exploring. Napakagaling ni Catherine Bernardo. They will learn more. Sabi naman ni Ritz Cortez, I don't like Alden and Catherine. Mas interesado ako sa movie ni Mengay. Sabi naman ni Rose Olar, thanks Hershey. Supportan natin both sina Alden at Maine. Love, Aldab. Sabi naman ni Marilyn Arias Junorias, okay lang yan. Congrats both Alden and Kat. Sabi naman ni Maine Madredeo, sana lang hindi nila sinira si Maine. Gagawa lang pala ng pelikula si Alden na iba ang kapartner. Sabi naman ni June Jabinar, wow, sana mag-click eto, anong movie kaya? Sabi naman ni Miss Mengay, hi po Miss Hershey, kamusta po? Mabuti naman, kamusta ka rin Miss Mengay? Tapos, sabi rin naman ni Lovely Grace Johnson, daming comment ni Lovely Grace, Maine and Piola daw. Sabi naman ni Chad Ong, saan ba ang book review ni Maine? Okay, sige. Kung makakakuha ko ng maraming comments na gustong makarinig ng book review ni Maine, gagawa ako ng book review ni Maine. Promise ko yan, kung makakakuha ko ng maraming comments tungkol dun sa book review. Sabi naman ni Nestor Parcon Polo, I like it. Bagay sila. Sabi naman ni Liza de Guzman, hi Miss Hershey, thank you for this update once again. I'm very happy for Alden. Excited akong mapanood siya with Catherine. I guess si Maine magkakaroon din ng pelikula paired with other actor. So happy na ma-explore na sila. I really want both Maine and Alden na magkaroon ng project separately. Good luck, Alden and Catherine. Looking forward on this movie. Although I'm also hoping na next time magkaroon din ng movie. I'm still a fan of both. For Catherine, I've watched few of her films before. In fairness, her acting is good. So happy for Alden. Ayan. Sabi naman ni Milagros Mamerto, okay lang naman for them to grow. Kasi magaling naman talaga si Catherine. Pero nga dati na wish ko na rin na magkaroon sila ng pelikula ni Maine. Ang director ay si Cathy Garcia Molina. Kasi maganda talaga ang pelikula niya. Oo nga, sana nga si Daniel at Maine naman. Sabi ni Mercy Tanami, not interested. Sabi naman ni Buena Frost, may movie si Meng kay Bong Revilla. Dalawa na silang nag-comment tungkol dyan sa Bong Revilla and Maine Mendoza movie. Sabi ni Vilma Molina, wow, 1 plus 1 equals money. Nababasa ko na gumawa sila ng paraan para mabuwag ang Aldab Nation. Balita din break si Kat at Daniel. Pinagsama si Maine dahil kay Arjo. Pinasama si Maine dahil kay Arjo. Hi, it's all about money. Sorry po, opinion ko to. By the way, thanks Miss Hershey. You're so beautiful from Hong Kong with love. Thank you, Vilma. I love you. Sabi naman ni Emmy Jose, Jericho, bagay kay Maine. Hindi ko alam kung supportahan ko Catherine at Alden. Pambihira, bakit ganon sila Madam Hershey Aldab movie? Ang hiling ng mga tao kung kani-kanino sila pinapartner, okay naman na ipartner sila sa iba. Bakit kailangan mawala ang Aldab? Emmy, tanong ko din yan. Actually, pareho tayo ng tanong.
Sabi ni Ma'am Chodora Mildred, Main and Daniel movie okay din para patas ang laban. Isang kikay at isang pikon. Mas kikita for sure. Pikon ba si Daniel? Uy, wala ko sinabi ha. Pikon ba si Daniel? Mag-comment naman kayo. Sagutin niyo ako kasi hindi ako masyadong nagpa-follow dun sa mga yon. Ayan. So, bago natin tapusin ang segment na ito, gusto ko lang i-share sa inyo itong mga kuro-kuro na nabasa ko din. Nasabi nung isang nabasa ko, itong pagsasama daw ni Alden at ni Catherine Bernardo sa movie ay ganti ng GMA Cent, ng GMA 7 or ng GMA Artist Center sa AAA kung saan ito po ang nagmamanage ng career ni Maine. Dahil kung natatandaan niyo raw po, ipinartner, unang ipinartner si Maine sa movie kay Coco Martin na nakasira daw sa love team ng Aldab sa Bedi Umano. So, ganti daw to ng GMA at kung para i-partner naman si Alden sa taga-Channel 2 kay Catherine Bernardo nga. Well, anong masasabi nyo? Gusto ko marinig yung opinion nyo. Mag-comment kayo tungkol doon. Sa number 2, kuro-kuro. Sabi naman, napakabait talaga ni Menggay. Talagang napakalaki ng kanyang puso para sa kanyang dating ka-love team na si Alden Richards. Dahil after niyang ilabas yung open letter na sinasabi niyang magkaibigan lang sila ni Alden at nagde-date sila ni Arjo, in-announce naman po ang Cat Den movie, which is parang sabi nila talagang nag-giveaway si Maine para ang mga fans mag-focus ang attention kay Alden kahit mag-sacrifice na siya na magalit sa kanya ang mga fans. Basta ang gusto lang niya ay kumita ang movie ni Alden at supportahan ito kasama si Catherine. Talagang parang feeling ko tama yun. Well, ako naman, ang opinion ko dun sa dalawang kuro-kuro na yan, well, hindi natin talaga alam kung ano ang totoong mga storya. Siyempre tayong mga nandito, mga nanonood, nagmamasid, tinitignan sila itong mga artistang to at itong mga production na to ng GMA, Star Cinema. Sabi nung isang nag-comment, it's all about money. Tama ka. Naniniwala ako ng lahat ng ito talaga ay driven ng pera. Siyempre, hindi natin sila masisisi. Kaya nga, show business, business, business is business. Negosyo pa rin yan. Pera-perahan lang ang labanan. Ang masakit lang kasi, sometimes, because of pera, may mga nasasagasaang mga damdamin. May nasasagasaang mga tao. May nasisirang mga buhay. Ang dalalim, di ba nasira talaga ang buhay? Ang hindi ko lang talaga maintindihan, which is tanong ko nga din, may nagtanong kaninang binasa kong reaction, kung kaya naman palang ito mawed at pumunta sa channel to si Alden para lang i-partner sa ibang leading lady, bakit hindi nila ulit mabigyan ng movie ang Aldab? That is my big question. Tanong ko din yan. Sa totoo lang, ayan, magsasalta na ako unti-unti, magre-revelation na tayo, Charles. Pero gusto ko kasi gumawa ng isang buong-buong episode kung saan tatalakayin lang natin. Gusto kong sagutin sa aking makakaya ng aking puso at isipan ng opinion ko, bakit ba nasira ang Alda? Bakit ba nasira ang supposed to be magiging dapat relasyon ni Alden at ni Maine? Gusto kong sagutin yan in another episode. Pero gusto ko munang sabihin na bakit kaya hindi mabigyan-bigyan ng movie ang Aldab? Ano kaya ang tunay na dahilan? Meron bang kinalaman ito sa unang-unang open letter ni Maine Mendoza, kung naalala nyo, kung saan naglabas si Maine ng kanyang salobin tungkol sa mga fans na kinokontrol ang buhay nila bilang mga artista? Meron din ba itong connection sa tunay na nararamdaman ni Maine personal laban kay or regarding kay Alden Richards sa personal na buhay? Or may kinalaman nga ba dito ang management ng GMA 7 or management ng AAA production? Ano nga ba talaga ang tunay na dahilan? Sila lang talaga ang makakasagot niyan. Well, naniniwala ako in perfect timing, in there sa right time, masasagot lahat ng katanungan natin. Pero hindi ngayon. Hindi ngayon. Kasi lahat ng ito ay konektado para sa negosyo. Business is business. Pero I believe in my heart na darating ang araw, umabot man yan ng taon, na masasagot lahat ng katanungan natin dito. Ayan. So once again, let's spread
good vibes, GVGV lang. Ipauso natin yan. Minabasa akong isang YouTube video ng isang vlogger. Ginamit niya ang ano natin, ang GVGV lang, love, love, love. Pero okay lang yon. Hindi naman natin yan pag-aari. Well, at least natutuwa ako at kumakalat ang ating expression, ang ating tagline. So once again, mga viewers ng Coffee Tea or Hershey, Aldab Nation, o kung sino mang fans ni Catherine Bernardo or ni Arjo Ataide, let's spread good vibes lang. Bawal ang negativity, let's spread positivity. Love, love, love lang. Thank you for watching.